Limang utos para sa iyong personal finance. Hello everyone, I'm Jeremy Tarimpino, financial educator of IMG. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi ka updated. Ang pagmamanage na finances personally, hindi lang pang maraming pera, hindi lang dahil nasa 6 to 9 digit ang pera mo. Ay tsaka ka lang magmamanage ng personal finances mo. Kailangan kahit maliit lang yan, ay alam mo na i-manage yan dahil sabi nga, paano pagkakatiwalaan sa malaking halaga kung sa maliit na halaga ay hindi mo na ma-manage ng tama. Kailangan pag magmamanage tayo ng finances, may maganda tayong objective bakit ba natin ito ginagawa. Kailangan malaman natin ang kahalagahan nito at magagawa nito para sa ating sarili o sa mga taong nakapaligid sa atin. Ano nga ba ang dapat nating gawin para maging matagumpay ang pag-handle natin ng finances? Magbibigay ako ng 5 utos na maaari mong gawin para sa pag-handle ng finances. Unang utos, huwag kang lalagpas sa budget mo. Mahalaga na may budget ka na ginagawa para pang isang buwan mo. Pero mas maganda na susunod mo ang budget mo at hindi ka lumalagpas sa pinaano mong budget. Ang budget ay isa sa mga importanteng dapat mabigyan ng pansin dahil magiging successful ang pag-handle mo ng finances kung may effective at paganda kang way ng pagbabudget. Gumagamit ng budgeting system like envelope na may kanya-kanyang laman para sa kanya-kanyang gastos at gumagamit ng application dahil very handy na ngayon ang cellphone, pwede mo na din ito magamit para makita mo ang gastos mo. Pangalawang utos, huwag ka nang mangutang. Kahit maliit yan na halaga, pwede maapektuhan yan sa finances mo dahil ang utang ay malaking sagabal sa personal finances natin. Parang puwing sa mata natin yan. Yung utang, kahit maliit, mapapatigil ka pa din para tanggalin dahil masakit. Manage yourself na huwag ka nang mangutang. Kung pwede naman magtiis, bakit di mo muna natin gawin? Kailangan mo din iwasan ang biglaang paggastos para hindi mo magagamit yung credit card mo. At kung ikaw ay may utang, matuto ka din magbayad. Dahil sabi nga, ang utang ay hindi naman kasalanan. Nagiging kasalanan ito kapag hindi ka na natutong magbalik ng kung ano ang hiniram mo. Pangatlo, huwag kang mahihiyang manghingi ng advice. Tuwali, madami na din talaga nag-o-offer ngayon ng patungkol sa financial literacy. Bakit nga ba ayaw mong subukan o itry na pakinggan? Natatakot ka ba dahil alam mo na may kapalit ito na produkto o services na inaalok din sa'yo kalaunan? Pwede ka naman tumanggi dahil choice mo iyon. Marami tayong pwede mapuntahan na site kagaya ng pre-webinar, seminar at YouTube na pwede mabigyan ka ng linaw sa pag-handle ng personal finances. At meron din mga financial mentor na pwede mong pagtanungan ng libre. Mag-ingat lang sa mga scam. Pang-apat, huwag mo kalimutan ang sarili mo. So, bakit nga ba kasama ang huwag mo kalimutan ang sarili mo dito? Dahil alam mo ba, sa sobrang bait natin sa pagmamahal, alos wala nang natitira para sa atin. At yun ay fact. Sa sobrang gusto natin pasayahin ang pamilya at kaibigan natin, nawawala na yung para sa atin. Matuto kang magtabi ng para sa iyo, yan ang una mong dapat gawin. Hindi naman masama na mag-alat ka ng 10% na ilalagay mo sa savings mo. Dahil ang kasama sa tamang pag-handle ng finances ay dapat meron kang savings, emergency fund at retirement fund na kalaan para sa sarili mo. Dahil papaano mo nga ba matutulungan ang iba kung hindi mo muna natutulungan ang sarili mo sa pag-handle sarili mong finances. Panglima, matuto ka mag-adjust. Ang buhay, very predictable niyan. Siyempre, ganun din sa pag-handle ng finances, kailangan mo matuto mag-adjust at maging flexible sa mga dadating na problema sa journey mo on financial freedom. Kailangan mo i-review ang budget mo at spending at least, diba, every month. Habang nagawa ka ng budget, isabay mo na ang pag-review at paghahanap ng effective way kung sakaling hindi effective ang una mong ginagawa. Kaya ang pagiging flexible ay makakatulong sa pag-handle mo ng personal finances mo. Knowledge is power. Every financial educator or guru we know today is starting like you and me. They just continuously learn and educated themselves more and turn their passion into profession. Wala namang imposible sa buhay. Malay mo na ikaw
ikaw nanununood lang ng video ko ngayon ay maging isang kagaya ko din. Kailangan mo lang ng tamang training at pag-aaral dito sa IMG. Pwede ka naming matulungan. Meron kang libreng ebook at seminar na pwede mong simulan. Being able to effectively manage your money will make your life flow much more smoothly. Not to mention that it could help lower your stress level. So what are you waiting for? To get out there and take your first step on planning the effective financial strategy for you that can help you to achieve financial freedom. Summary, 5 utos para matulungan tayo sa pag-handle ng finances. Una, huwag ka nang lalagpas sa budget mo. Pangalawa, huwag ka nang mangungutang. Pangatlo, huwag kang mahihiya manghingi ng advice. Pang-apat, huwag mo kalimutan ang sarili mo, matuto lang mag-adjust. Kung gusto mo pang matuto, pwede kang pumunta sa bit.ly/coachgem30m para maka-access ka ng pre-webinar namin. Meron kaming pre-ebook na pwedeng mag-guide sa'yo tungkol sa pag-iipon. Thank you for watching, guys. Please subscribe and support my vlog. Bye!